Kumusta po mga kasolid kay Soto, desididong makabawi kontra Ryukyu Golden Kings. At gagawing inspirasyon, huhugot ng lakas ng loob at papatunayang hindi nagkamali sa kanya ang Koshigaya Alpha. Medyo mabigat at may pressure ngayon na nakaatang sa balikat ni kay Soto. Sa susunod nga nilang laban kontra Ryukyu Golden Kings, bukas na po yan, back-to-back game, Saturday and Sunday. Dahil sa laban na ito, kailangan makabawi mga kasolid ng ating idol kay Soto. Na sana lang po, nagawa na ni Coach Sansay ang kanyang adjustment at game plan. Ganon din yung ating idol kay Soto. Vice versa yan eh, kinakailangan both parties nag-a-adjust and complementing to each other para ma-execute nila na maayos yung game plan na ilalatag ni Coach Sansay. And speaking of Ryukyu Golden Kings, hindi biro at malakas na kupunan na ito, kinakailangan 100% ang ibibigay mo dito. Lalo pat makakatapat muli ng ating idol kay Soto, itong kanilang sentro na si Jack Cooley. Na alam naman natin, medyo markado ng impor nito ang ating idol kay Soto. Na kung dati, masalimuot at magaspang ang pagtanggap nito sa kanyang debut game. At talagang pinisikal dito ang ating idol kay Soto. Let's hope na matapatan na ng ating idol yung physicality na ibibigay nito upang mabigyan nila ng magandang laban ang Ryukyu Golden Kings at sana lang po makuha nila yung panalo. At para naman po magawa ng ating idol kay Soto yung mga sinasabi ko, syempre nandyan na yung practice, game plan, diskarte at chemistry. Ito na marahil ang pinakasolusyon upang makabawi ang ating idol kay Soto. Kailangan humugot ka ng lakas ng loob sa iyong mga fans. Gawin mong inspirasyon yung mga negatibong sinasabi ng mga tao sa iyo. Na yung magandang example nga dito, yung naging interview ni Yuki Kawamura na well mentioned niya si Kai Soto by his name. Nakaka-flatter lang po, biruin nyo kung iba yan, hindi i-mention yan any names. Na ibig lang pong sabihin may tiwala at alam nito yung iyong kakayahan na dapat lamang magpursigi ka. At yung maganda rito, maraming magbubukas sa'yo na opportunities. Maraming salamat po and God bless.